Teca-teca. Bakit daw? Teka-teka. Kailan kaya? Teka-teka. Ito na ang tambalang Maud Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka-teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka-teka. Alas 4:30 na sa DWIC. Hola! Buenas tardes! Magandang hapon, Islas de Filipinos. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito na ang Webes, ika, mabilis ng araw natin, ano? Ika, ano yan? Ika tatlo na? Ha? Ilang tulog na lang, ano? At siyempre, minsan pa sumasa inyo po pala itong tunang Teka-teka, alas 4:38 na po dito sa DWIZ. At ito pa rin ang inyong lingkod, Senyor Ray Pacheco at... Juan Ilagan, magandang hapon sa iyo, kasamang Ray, good afternoon. Magandang hapon din. Akala ko parang sabihin mo, Ika 23. Nagbabadali na, no? Oo, ikaw nung, na nagbabadali. Nung Nobyembre, ng 24, sabi ko sa'yo, bispiras na. Dadaan muna tayo ng simbang gabi, di ba? Oo, magsisimbang gabi na simbang muna tayo. Yung traditional simbang gabi. Because of that, ikikli ang curfew, magiging 3. Oo, yun ang simbang, meron silang sinasabing simbang puto bungbong at bibingka. Oo, may bibingkahan na. Meron na ba? Meron na bibingka? Meron na mga puto bungbong? Ah, meron na raw sila nakikita. Okay, sige. Ito pa, ikaw pa nung unang panahon, ano pa, paano? Teka, ano nga, nagbablop yung ano, yung nagmamuffle yung boses ni Mayor. Boses ko, yan. Yan. Oo. Ayan. Ikaw, nagsisimbang gabi ka ba? Noon, eh ngayon medyo siyempre na iba yung pangmanas natin sa Bible, kaya medyo nag-adjust tayo ng konti, Mayor. Ayan. Kaya tayo, basta tayo diretso na kagad sa Diyos. Ayan. Yun ang ginagawa. Basta importante naman yan, merong pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. At kailan, yan naman ang importante sa lahat. Yan ang importante. Yung ating paniniwala. So ano? Anong balita natin ngayon? Ikumukang kanina, nag-uusap tayo yung ating story conference. Parang ang dami mong dami mong istorya. Hindi. Ang dami mong balita. Hindi. Ngayon, diba, pinakamainit natin ngayon. Trabaho. Trabaho. Pero may good news dyan, di ba? Kasamang Ray. Ano yung good news natin? Anong good news mo dyan sa trabaho? Hindi, wala akong good news sa trabaho ngayon. Wala kang good news. Makakatrabaho ba? Aba, hindi. Ang sinasabi ng Philippine Statistics Authority, yung PSA, ilang statistician, mamaya makakausap natin. Mamaya. Ano ba yung, ano, yung dating unemployment na aabot last April ng 7 million? 7 million Pilipino. Itong October, di ba? So, yung ano na, so sa madali sa... Yung meaning, yung comparison na nakita niya na pagbaba ng unemployment rate kumpara nung July na mayroong 4.6 na milyon at Abril na mayroong 7.2 milyon. Yun ba yun? Parang gano'n na rin. Pero dito sa ano niya, dito sa findings niya, basta itong October, bumaba yung mga nawala ng trabaho. Okay. 14% naman yung underemployment ngayon kumpara noong nakaraan. Okay. At least, bumaba. Ibig sabihin, maraming nagkaroon ng pagkakataon na nawala siya. Teka, naputol ulit si Mayor. Sadali lang, ha? At nag-adjust lang po tayo. Dahil pinag-uusapan nun namin yung kung paano po sa ngayon ay umabot po sa 3.8 milyon ang Pinoy na walang trabaho hanggang noong Oktubre ng kasalukuyang taon. Ayan. At batay po sa datos na inilabas nga ng Philippine Statistics Authority, mamaya po yan ay makakausap natin ng National Statistician na si Ma'am Wilma Guillen, mamaya baka makausap natin, kung sa comparison, bagya namang nakita yung pagbaba ng unemployment rate kumpara nung July na mayroong 4.6 na milyon at Abril mayroong 0.2 milyon. Yun po yung comparison na sinasabi ni Mayor kanina. Kaya ngayon, nasa 14.4% naman ang underemployment rate sa bansa para sa Oktubre 2020. At meron namang 43.6 na milyong mga Pinoy ang merong trabaho. Kaya bumaba po ito
Tama ba? Nasa linya na natin si Mayor? Mayor? Nasa linya na ba? Okay. Mayor? Mayor Mon? Hello? Ayan. Nagmamapult ka kanina. Oh. Nagmamapult eh. Parang plak. Tapos mamaya nawala na. Okay, yan. Oo, hinahabol ako ng loob. Di daw ako nagpapayad. Kaya pinuto lang. Alam mo Ray, di ba maganda yung sinasabi, pinag-uusapan natin kanina. Mm. Bumaba yung mga nawala ng trabaho. Ibig sabihin, marami na naman, milyon na naman yung bumalik sa kanilang trabaho because nagsimula tayo nun sa mas mahigpig na quarantine classification, which is NECQ. Diba? Mm-hmm. Tapos, nag-GCQ na tayo. Ayan. Oo, kaya ngayon, under the GCQ ngayon, marami mga business establishments ngayon, mga restaurants, shops, malls, ang binuksan. Kaya tumaas na naman yung natin. Ayan. Yung nagkaroon ng trabaho. Ayan. So we're just hoping, sinasabi ng PSA natin, ng mga statistician natin, pati Department of Labor, sana ito magtuloy-tuloy na. Ayan. At lahat ito nakasalalay din sa kondisyon ng pagbaba ng bilang ng mga COVID cases. Eh kaso, pag tumataas yan, yan ang mabigat. Ngayon, sabagay, umabot lang ng 1,000 mahigit ngayon ang naidagdag na naman sa araw na ito. Pero nangunguna ang Dabao ulit, ha? Dabao na naman. Okay. Talaga? Dabao na naman. Diyos ko naman, ano? Talagang palit-palitan lang, eh. Palit-palitan lang yung Dabao at saka yung, ano, saka yung Quezon City. Minsan, nagpapalitan. Nasa linya na natin yung National Statistician natin ng Philippine Statistics Authority sa katawan po ni Ma'am Wilma Guillen. Ma'am Guillen, magandang, Ma'am Wilma, magandang hapon po. Buenas tardes. Magandang hapon po, sir. Opo. Welcome po kayo dito sa palatuntunan namin sa Teka Teka. Ito po si Senyor Pacheco at magkasama po kami ni Mayor Mon Ilagan. Magandang hapon po. Magandang hapon, sir. It's my first time to be invited here, actually. Okay. Ayan. Sige lang. Ayan. Okay na? Okay. Ma'am, kinakamusta lang namin yung pagbaba ng medyo sabi ng Philippine Statistics Authority, medyo kung kukumpara natin ngayon ay bumaba yung ating yung unemployment rate kung kukumpara natin ng buwan ng Hulyo at saka nung Abril nitong 2020. Yes, sir. Opo. So, ano tama po kayo diyan. Mhm. So, paano po yung inaasahan natin pa rin sa mga darating na panahon? Ito po ba patuloy? Nakikita nyo ba sa statistics natin, pababa, pataas o pababa o tuloy-tuloy ng pagbaba o hanggang dyan lang po yan? Unfortunately, sir, hindi po kami nagkakaroon ng projection. Mm-hmm. So, bale, kung ano na yung nakalap namin nung nakaraan, yun lamang po yung inilalabas ng mga datos. At nakita nga natin na yung pinakamataas natin na unemployment noong April na 17.7%, which is equivalent to 7.2 million Filipinos who were unemployed, bumaba po siya ngayon ng 8.7% or 3.8 million na lang. So it's a little more than half na lang. Although this is still lower than noong pong ating, I mean this is still higher than what we had in October 2019, a normal period, kung i-consider natin kasi 4.6 po noon or 2 million lang yung ating unemployed nung panahon na yon. So kung in relation to your question kanina, kung tuloy-tuloy po ang pagbubukas ng ekonomiya, meron pong posibleng pagbaba nito kasi ang pinaka-lowest actually natin na unemployment rate was in October of 2019, which was 4.6. Probably ang magiging sagabal po lamang natin ito kung tataas po yung bilang ng COVID-19, yun po ang magiging epekto nito at magbabagay at itataas ulit natin yung ating lockdown sa iba't ibang mga lugar. Opo. Yan po kasi talaga masasabi po ba natin isang factor kung bakit po bumaba yung ating ibig sabihin, tumaas po yung ating bilang ng unemployment. Malaki po bang epekto itong lockdown? Malaking epekto, sir, tama kayo. Malaki ang epekto ng lockdown kasi noong nagkaroon tayo ng lockdown, for example, in general for the country in April, that was the height of the
COVID-19 pandemic community quarantines po natin, no, napakataas ng unemployment natin. Pero as we, the economy is up, nag-open yung ekonomiya natin ng July, bumaba po yung 7.2 million na unemployed noong April ay naging 4.5 million na lamang po nitong July. At ngayon pong Oktobre ay mas lalo pa pong bumaba into 3.8. So ang karamihan, sir, na bumaba kasi ay yung mga working for private households. Siyempre, naging very conscious yung ating mga private households, kaya bumaba yung employed person, yung ano natin doon, yung mga employed persons natin doon, tumaas yung unemployment natin doon. Mm-hmm. So ang isa pang tumaas ay yung mga nag-work without pay in own family operated farm or business. Kasi syempre yung mga businesses nila hindi na kasing noong wala tayong pandemic, mas maganda yung business noon, but during the pandemic naging ano na po siya, hindi na maganda kumbaga yung pagne-negosyo, kaya tumaas yung unemployment natin. Yun yung nag-contribute dito po sa October na pagtaas ng unemployment natin. Okay. Mayor Mon. Okay, Mayor Mon, go ahead. Yeah, good afternoon, Ma'am Wilma, no? Magandang hapon, sir. Opo. Medyo maganda ko to. This is a good indication now, no? With the quarantine classifications that we went back to GCQ, tumaas yung ating bilang ng mga mamamayan na nagkaroon sa trabaho. Well, apparently, tama ang resulta ko kasi nito ay dahil mas naging maluwag po tayo under the GCQ. Nagkaroon ng mga restaurants, ang mga shops, ang mga malls. But based on your statistics, on your findings, sa anong sektor malaki po ang na-revive o bumalik ang trabaho? Is it sa services? Tumaas po ba sa manufacturing, etc.? O sa services, sa sektor ng hotel, resort? Dito, sir. Thank you for your question. So, naging malaki ang pag-increase ng employment, so mas madaming nagkaroon ng trabaho o negosyo sa water supply and sewerage, waste management and remediation activities, kasi yun yung isang pinakamalaki, which increased by 23.2%. Meron din po yung fishing and aquaculture, nag-increase po siya ng 5.4%. Meron din sa education, so dumami din po yung work at saka negosyo pag related sa education. Another is information and communication. And then another is administrative and support service activities na tumaas din ng 2.5%. And then human health and social work activity. Diba, nag-hire na ang gobyerno noon ng napakaraming mga nurses at ang mga health workers. Mm-hmm. So nag-increase po ito ng 1.8%. So ito po yung naging pinakamataas ang paglaki ng employment natin sa mga sectors na ito, sir. I see. Well, how about sa construction, no? Which is actually the flagship program of this administration is build, build, build. And when we say build, 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 ito rin ang nagpapatakbo ng ekonomiya in the same manner na nagkakaroon ho ng employment sa mas marami. How about sa infrastructure? Yeah. And construction? Tama, sir. Tama kayo dyan, sir, kasi yung element of occupations natin na kinabibilangan itong construction activities, tumaas din siya kasi noong Abril, 9.3 million ang employed doon. Pero noong July, tumaas siya, naging 11.8 million. Ngunit nagkaroon lang ng medyo pagbaba nitong October na 10.2 million. So, mas mataas siya kaysa noong Abril. Mas mataas siya noong naging Abril yung mga elementary occupations natin. Nakasama na po yung mga construction workers natin, sir. Tama. Yes. Ray, isa na lang, ha? Sige na, ma'am. Habol ko lang ito. Ano ho ang projection ninyo ng PSA for next year as far as the employment or unemployment is concerned? Sir, naitanong na yan kanina. Naitanong ko kagina, pero hindi daw nila masasabi. Para po kasi kaming ito sa amin. Kung ano yung actual po na nangyari, minemeasure po namin. So ang projections nandoon sa mga nag-i-implement po ng mga programa para dumami yung aming trabaho, and then investments, ganon.
Wala po kong projection, sir. Sorry. Yes, but based on the findings po ngayon kasi, ma'am, nakikita ko na may mga ano kayo. So, maaring masasabi niyo na rin na at this moment, magiging maayos hopefully okay. Ang during the first quarter or the second quarter of next year. So, sir, kung tuloy-tuloy ang pagbukas ng epidemya at siguro yung aking COVID cases at then tataas yung confidence po ng ating mamamayan at saka yung mga business sector dahil noong height of the lockdown ay mataas ang ating unemployment at mababa ang employment at bumaba ito as we saw the economy opening itong October naging 8.7 na nga lang. Kung susundan po natin na maging open na nga talaga ang ekonomiya, baka bumalik po tayo doon sa normal situation natin. But that would all depend on the crisis, whether mawawala na nga po itong COVID-19 po na ito. Yun lang sir yung masasabi ko. I see. Kasi gusto ko rin sana itanong kay Ma'am pero baka with regards to the budget because yung budget natin kasama ng Ray maaring ma-approve na rin itong 4.5. So tanong ko sana kung kaya na din. Tanong ko sana kung kaya na rin din nilang i-measure na with the situation now, slowly we're just bumabalik, gumaganda economy, kakayanin kayang maabot yung 4.5 trillion na pinroject at aaprobahan ng ating mga mambabatas na gagamitin natin for next year. I'm sorry, basically, sir, mga indications. Wala na po sa aming survey po yun. Yan. Okay po. Sige po, Mama. So, sa survey ninyo, Mang Wilma, ang nangunguna na nagkaroon ng na nag-contribute sa atin sa pagtaas ng statistics natin sa mga walang trabaho ngayon, infrastructure po ba? O services? Walang trabaho, sir. Opo. Yung ibig sabihin, yung pagtaas po, saan po? Na, po yun. Ano po yung nanguna? Ang pagtaas po ng may trabaho po opo. Kasama na nga din po dyan yung construction work, yung ating elementary occupations. Pero ang pinakamataas po ng pag-increase, kumbaga ang pinakamalaking pagtaas ng ating employment o yung trabaho o negosyo is yung nabanggit ko nga kanina po na water supply, sewerage, waste management and remediation activity. Water supply? Paano yun, ma'am? Water supply, sewerage, waste management, and remediation activities. Pangalawa po is fishing and aquaculture. Ba, sila pala yung pangalawa, fishing, ha? Opo. Pangatlo, education. Mm-hmm. Pang-apat, information and communication. Kasi tuloy-tuloy pa naman itong ano na to, no? Kailangan natin kasi ng information and communication all the more dito pong pandemic na ito. And the fifth one is administrative support and service activities po. Yan yung may malaking pagtaas po. Yung call center ba, hindi nakatulong ng malaki yan? Ang call center kasi hindi saan po sila kasama? Saan sila kasama? Information and communication. Opo, hindi sila nauna. So, pang-apat po 'yan. Pang-apat po 'yan. Pang-apat lang sila. Parlaki ang pagtaas, opo. Okay. How about po ang transportation? Ma'am. Ang transportation, tignan ko lang po dito sa aking transportation. Kasi Ray, di ba, ma'am, even yung mga provincial buses, hindi pa naman that, although it was opened already by the LTFRD, LTO, pero hindi pa naman ito lahat nakakabiyahe at nabubuksan. Mm-hmm. Ngayon pa lang bubuksan lahat, Mayor. Ngayon pa lang. Yes. Mm-hmm. Ah, talaga? Ngayon pa lang. Mm-hmm. In-announce na ng DOTR. Pati na yung mga jeepney natin. Yung mga jeepney na hindi pinatatakbo noon, ngayon patatakbohin na lahat. Yun ang sa, alam mo rin kung ba't ko nabanggit din yan? Pumunta ka dito sa may area ng Balintawak, sa EDSA, and in some other areas, yung mga drivers, no? Yung mga public utility drivers na andun sa kalsada, nagpapalimos. Nagpapalimos Ito yung mga walang trabaho. Oo. Di ba? Hindi diba na notice mo yan, Ray? Nakikita ko. Kaya hindi ko naman. Sir, if I may just answer your question, no? Sige po. Opo. So noong pong Abril, ang ating pong employed sa transportation and storage was 2.6 million. Mm-hmm. Tumaas po siya noong July kasi, di ba, may mga inaallow naman na transportation na by then, 2.9 million. Tapos bumaba lang po siya into 2.8 muli.
Although still higher than the April 2020 na very strict po yung lockdown po natin. Ayun. So may pagtaas din po siya from the April po natin. Ayun. Although it's still lower than the normal year in October 2019 nung nag-survey ulit po tayo. So mas mababa pa rin po kasi nga napansin natin na hindi pa naman talaga nagbubukas ng todo yung ating mga transportation services po. I see. So okay. Maraming salamat, ma'am. At Mon, wala ka na karagdagan, ha? Wala naman. Okay. Ma'am, thank you very much for joining us. Salamat po. Ma'am. Salamat po, ma'am. Welcome po at maraming salamat din po sa pagkakataon na maibahagi po namin itong estadistika po namin on labor and employment. Opo. Maraming thank you po. Mga kaibigan, si Ma'am Wilma Guillen, ang Assistant National Statistician ng ating Philippine Statistics Authority. Maraming salamat. At nagalit sa ating orasan, alas 4:58 na. Okay, kumusta ka naman, Mayor Mon? Okay ka lang dyan? Mayor Mon? Hello? Nawala. Ayan. Hey? Ayan. Oo. Okay. Pero maganda kasi ito. Mm-hmm. Right? Kasi unang-una, no, magpapasko. Mm-hmm. Tapos papasok din ang 2021. Mm-hmm. So parang there's always a glimmer of hope para sa ating mga Pilipino na unti-unti bumabalik na yung ekonomiya natin. Uh-huh. Unti-unti, maraming mga negosyo ang nabubuksan. Kasi alam mo, kausapin yung negosyante, right? Ikaw, marami kang kaibigan ng negosyante. Marami ka rin kaibigan na nagtatrabaho. Mm-hmm. Lahat umiiling. Lahat padaing. Ang ekonomiya paano? Siguro parang sinasabi nila, mas mahirap, mararamdaman natin mas mahirap by next year. Yon. Siyempre. Parang gano'n, no? So, ito yung mga feedback, mga indications. Mm-hmm. Kaya ako, natutuwa din naman, pagka ganito, may mga positives na, at least, yung dating 7.2 na walang trabaho, abakalahati na lang ngayon. Okay. At so, may mga perang panggastos yan, nakakaikot. Diba? Oo. Alam mo, hindi ko akalain na nangunguna yung ano, mangunguna yung water tungkol dito sa yung sinabi kanina, water services, yung water sewerage, yung water supply. Mama, hindi ko alam, number one pala sa ano, ha, sa nagbibigay ng trabaho dito sa ating bansa. Oh. Tapos pangalawa yung fishing, ha, yung pangingisda. Isipin mo, at saka aqua, yung aqua agriculture ba yun, magkasama. Bino mo yun. Siyempre, araw-araw kailangan natin ng isda eh. Siyempre, kaya siguro, kaya pangalawa sila sa nagbibigay ng trabaho at nagkaroon ng pagkakataon na sila yung pangalawa sa nagbigay ng para bumaba. Ito yung nagbigay ng factor para bumaba yung percentage ng mga walang trabaho. Ayan. Kaya napakaganda. Nagulat ako eh. Kala ko, iniisip ko yung ano, yung call center. Kasi, yung call center kasi, Mayor, hindi tumigil yan eh. Kahit na sabihin pa natin nagkaroon ng lockdown, ang call center lang ang hindi tumigil. Oo. Kaya iniisip ko, kala ko yung call center ang magbibigay ng pinaka number one. Oo. Yes. Eh, alam mo naman sa call center kasi talagang hindi titigil yan kasi outbound, inbound yan eh. At saka yung mga tawag na galing abroad nakalang saluhin dito. Mm-hmm. Diba? At saka yung mga outbound naman na dito, papa-abroad din naman. Mm-hmm. So kailangan hindi rin sila tatigil. Pero marami rin nawala ng trabaho at marami rin ang work from home. Ayan. At least nakita natin ang pagbabago ngayon. Sana tuloy-tuloy na ito at sana naman huwag maging kampante ang ating mga kababayan. Kasi nasa atin din lahat yan eh. Baka naman maging kampante na, makalimutan na yung mga health protocols, gaya ng binanggit ko sa iyo ng isang production ng pelikula, baka ganun ang mangyari sa atin, magkaroon tayo ng kampante, okay na eh, wala naman yan, pwede na yan. Ayun, ayun na nangyari. Inalis yung tinatawag na health protocols natin, nagkampante na, pwede naman eh, okay na eh. Ayun na, dumami ang problema ng COVID, and the problem will arise again, eto na naman tayo, lockdown na naman, and that will be the problem again nitong tinatawag na pagtaas na naman ng unemployment natin. Possible yun, di ba, Mayor? Mayor Mon? Nawala ulit si Mayor Mon. Anyway, magbabalik po kami ni Mayor Mon. Sadali-sadali po lamang. At pagkalipas po ng ilang mahalagang paalala at syempre ang MX3 pagkatapos po namang ng ating pagbabalita at pagbibigay ng ilang mga paalala mula po sa ating himpilan. Philippine Standard Time, alas 5:02 na po ng hapon. Teka, alas 4:30 na. PWIZ. Teka, alas 4:30 na. Okay, balik tayo. At ngayong araw na ito, alas 5:17 na po. At Mayor,
Dadako na tayo dito sa ating ano. Hindi na tayo, wala tayo na tayo. Bago tayo mag-exercise, MX3, pero nakikinig sa atin to, ha. Okay, sige, please. Papatiin ko muna ng happy, happy birthday si Mami Liwanag Santiago Anastasio. Mm-hmm. 87th birthday na ni Mami ngayon. Ba talaga? Yan, pagbati, oo. 87, ha? Ang pagbati galing kay, kay Engineer Vicky, kay Riley, kay Riggs Anastasio, and of course, kay Daddy Rolly at sa buong pamilya ng Anastasio family. Ayan. At kasamang nakikinig ngayon, aba, sino ba yan? Magkada natin si Nick Salud. Mm-hmm. Ah, ng health team. Ang ibig sabihin ng health team ay healthy rhythms. Ba. Oh, di ba? Binabati natin, nakatutok sa atin ngayon yan. Salamat at po. At saka itong si Ginoong Ray Tolentino. Mm-hmm. Kapangalan mo. Mm-hmm. Pero mas gwapo sa iyo yun. Eh, mas gwapo ka naman doon. Okay. Partner, sip-sip ako sa'yo eh. Okay, Ray? Okay. Okay, Ned. Okay, biganda na natin. Pwede na. Biganda na natin ang chemistry natin. Nandiyan na si Dr. Edbian eh. Okay, sa pangalan pa rin ni Dr. De La Calzada, tuloy-tuloy na po tayo dito sa bahagi ng ating MX3. Siyempre, ito'y para sa ating kalusugan na patuloy na... Siyempre, unang-una, nagpapasalamat tayo sa Diyos na may napakapangyarihan sa lahat. At sa tulong niya, ayan, meron tayong mga gamot na makakatulong sa atin para mapangalagaan natin ang ating mga kalusugan. At kalusugan ang ating pinag-uusapan ngayon. Pag-uusapan natin, ano bang uso ngayon? Ayan, nasa linya na po natin ngayon at ang ating laging regular na kasama, si Dr. Edwin Bien. Dr. Bien, magandang hapon po. Buenas tardes. Dr. Bien, ayan. Ayan, ayan na. Yes, sir. Mm-hmm. Magandang hapon po. Hapon. Welcome po muli dito sa ating bahagi ng palatutunan natin na atin pa rin sa inyo ng MX3. Dr. Bien, ano po ba ngayon ang pag-uusapan natin pinakamatindi na problema natin, lalong-lalo na ngayon taglamig? Opo. Mm-hmm. Dahil pumapasok na ang taglamig, mm-hmm, marami na tayong nakikita ngayon na nakakaramdam ng sipon, mm-hmm, ubo, mm-hmm, at pagsasakit ng ulo, mm-hmm, na akala mo ba meron silang trangkaso. Ayun. Ang mabigat... Kaya kailangan ma-realize natin, mm-hmm, na ito ay maaaring maging dahilan ng kondisyon na kung tawagin po ay sinusitis. Ayun, yung sinusitis. Usong-uso basta malamig ang panahon, di ba, Mayor? Ah, di ba, yes. Doc? Opo, mm-hmm, opo. Tama kayo, sir. Mm-hmm. At malalaman natin kung ito ay sinusitis kumpara sa simpleng trangkaso. Dahil yung pagsakit po ng ulo at yung lugar kung saan sa ulo sumasakit. Mm-hmm. Kapag ito po ay nasa noo, ito po ay frontal sinusitis. Nasa noo po, ha? Frontal sinusitis. Okay. Kapag ito naman ay nasa pagitan o nasa tagiliran ng butas ng ating ilong, tagiliran. Dito sa may pisngi, mm-hmm, sa may pisngi, mm-hmm, ang tawag po dyan eh, maxillary sinusitis. Okay, maxillary sinusitis. Mm-hmm. At kapag ito naman po ay nasa pagitan ng inyong mata, dito sa bridge of the nose, yung likod ng tulay ng ilong. Kuririn. Okay, yung likod ng tulay ng ilong. Ganun ba? Ethmoid sinusitis naman. Ah, okay. Yung nasa taas na bahagi po yan ng ilong. Tama po ba? Opo. Ngayon, okay. Bakit natin tinatalakay ito, sir? Mm. Si senior po ito, si senior po. Senyor, kaya natin ito tinatalakay, senyor, mm-hmm, eh dahil maraming mga tao isipin, baka mamaya, COVID na kagad ito. O nga naman. Hindi naman, mm-hmm, hindi lahat ng sipon, tubo, kawalan ng pang-amoy, kawalan ng panlasa, ay COVID kagad. Mm-hmm. Ngayon, masasabi natin sinusitis, kapag tayo rin tumungo at yung sakit ng ulo natin ay lumala. Ayun. Pagtutungo ka, oo. Pero di ba, Dok, pag sinabi mong IPs, Dok, merong inflammation, opo, may pamamaga. Now, tama, Mayor. Meron bang dyan parang, yes, yung isa sa mga, ito, witness ako dito, yung isa sa mga anak ko, pag bumaga dyan, o in any time of the day, yung bang bahin ng bahin, yun ho ba, may source of allergy doon? Opo, pwedeng maging, ano naman tawag doon? Sinusitis. Oh. Bago maging sinusitis, pwedeng magsimula yan as simple allergic rhinitis. Ayun. Okay? Bahin ka ng bahin. Yes. Mauuwi yun sa pagkakaroon ng plema, mm-hmm, sa loob mismo noong ating mga boot sinuses. Mm-hmm.
Okay? Kaya magiging sinusitis. Ayun. Uh-huh. At pag nagtagal ito, magkakaroon ka ng parang sinlaki ng ubas na maliit sa loob ng ilong. Nako. Yeah, nako. Ano na tawag doon? Bakit? May polyp. Polyps. Na. May polyps. Oo, na. Nako. Polyp. Mm-hmm. Kasi yung ating lining ng ilong, eh pwedeng mamaga at bumilog. Naku. Na akala mo, eh parang mapintog na maliit na ubas. Nako po. Pabara yan sa loob ng ilong. Mm-hmm. Ala, ay anong ginagawa sa ganun, Dok? Pag kami ganung polyp? Depende po sa mapupuntahan doktor, kung ang napuntahan natin ay siruhano, maaari i-suggest na operahin. Operahin na. Okay. Kung ang mapupuntahan natin ay ENT specialist, maaaring magbigay ng steroid na nasal spray o kaya iniinom ng steroid. Mm-hmm. Uh-huh. O kaya ay mapupunta naman sa pediatrician, decongestant. Ayun. Ayun. Oo. Pero paano ho yun, ano? Of course, kapag ka naman ganun, hindi naman siya magagamot, kundi iiwasan mo at aalamin mo ano yung sources of allergy mo, di ba? Tama. Kasi ano yung pinanggagalingan? Ang sinusitis, ang sinusitis, pabalik-balik po yan, pati yung polyp. Apo. Kaya kailangan, mayroong kang pang-prevention. Hindi ka mong pwedeng uminom ng antibiotic bilang prevention. Apo. Okay, doon papasok yung nutrition, gaya ng pag-inom ng mga suplemento. Ganun pala yun. So, sinabi mong suplemento, si MX3, kaya niya yan? Kaya po. Well, ganito po yan. Mm-hmm. Ang MX3 kasi, nagpapatibay ng lining doon sa loob ng ating ilong para hindi po madaling mamaga. Lalo-lalo na kung taglamig o kaya makakasinghot tayo ng alikabok. Okay. So, maiiwasan niya yung pamamaga na magiging mauuwi sa sinusitis. Ayun. Hinaharangan niya kasi yun. Yes. Ano hong meron ang MX3 na component, medical component, na makakapag-prevent nung pamamaga ng lining ng ilong natin? Rich in vitamin C? Yung mga ganon? In matas, higit kayo sa vitamin, vitamin C. Mas unique ang component yung tinatawag na alpha at saka gamma pangustin. Parehong anti-inflammatory po yun. Okay. Okay. Ngayon, ang kagandahan lalong-lalo na itong gamma antioxidant din. Anti-inflammatory na antioxidant pa. Ibig sabihin, siya yung tagaharang. It will block itong mga pollutants sa ating respiratory system. Kaya bagay na bagay ito, doon sa mga may anak sila na lagi na lang nagbabahing o kaya lagi na lang may sinusitis, ang sakit ng ulo lagi. Prevention po, mas maganda kaysa sa habang buhay na ka-steroids ang anak nyo. Okay. Ayun, Kasi yung kami ni kasamang Ray, Doc Gene, ang alam na namin, alpha, fraternity, alpha, beta. Yung alpha, alpha P omega. Hoy! Alpha. Mayor naman. Diba kasamang Ray? Fraternity na yun eh. Yun na, yun na natin eh. Ngayon ko lang naninig yung alpha and omega dun sa MX3. Alpha, beta, at gamma. Walang omega. Alpha, beta, at gamma. Gamma, yan. Sinatatawa ko lang si Doc. Okay, sige Doc. Okay. May tatanong ka pa kay Doc. Magandang usapin nito. Palibasa ikaw rin, hindi ka makarelate kasi wala kang wala kang sinusitis, hindi mo na-experience yan. Okay, kanina nabanggit ni doktor yung yung sintomas ng sinusitis na kinabibilangan ng lagnat, ubo, pananakit ng lalamunan, pananakit, ano po ba yung kasama? Pananakit ng tenga, pisngi, o isang bahagi ng ulo, pagkirot ng ngipin, pati pagkirot ng ngipin, kasabi po, di ba Doc? Damay po, nako. Yung hirap sa paghinga. Yan. At ito, congestion. Ito mabigat. Mabahong hininga kasama rin yan. Tama yan. Opo. At kawalan ng... Naku, para nga pala itong COVID din, ano? Kawalan ng pang-amoy. Walang pang-amoy. Opo, kasama walang rin. Kawalan ng pang-amoy. Nasal congestion na may kasamang makapal na nasal secretion, panghihina ng katawan at pagkahapo. Para nga ang COVID, ano? Mapagkakamalan nyo, kailangan pala ma-check talaga agad. Kesa magamot, baka ma-quarantine ng 2 linggo, kawawa naman. Dapat gamutin na lang. Ayun. Dok, marami ho bang Ray? May tanong ko dyan kay Dok, no? Marami bang sa Pilipino ang merong ganito?
na merong ano, so ilang porsyento. Oh, 1 out of 10, halimbawa. 1 out of 10, baka siguro kalahati o higit pa. Mm. Eh, wow. Depende po kung nakatira ka sa syudad. Okay. Very common yan sa mga city dwellers, baka 70%. Because of pollution, one source. Yes, sir. Opo, Mayor. Uh-huh. Eh, alam mo naman na sinisinghot natin. Akala mo, oxygen yan. Hindi. Pag yan, nilagyan mo ng puting panyo, makikita mo, ang sinisinghot natin, akala na abo. Hindi ho, do. Eh, hindi ho ba, pagka puting panyo, pinasok mo sa ilong mo, paglabas, kulangot na. Pasensya ho, doon kumakain, no? Pero, iba nga, because of the pollution, because of the dust, because of the different, di ba? Sa environment natin. Yung kulay po, kulay yung kulay mayor, kulay itim, yung ating kulay itim. Opo. Kasi may particles tayo. Solid yung particles na yon. May grupo po ba ng edad yan, Doc? May grupo ba ng edad na maaaring na po na ganyan? O lahat po ng may edad na? O kahit anong edad yan? Alam mo, sa pool dyan, yung mga below 30s. Okay. Mm-hmm. Kasi sila yung laging nasa labas. Ayun. Eh yung kasarian po, anong karaniwan? Ano naman yung mga kasarian ang na-epekto niya? Madalas yan, lalaki. Ah, lalaki. Tayo pala yan. Tayo pala dyan. Malasigarilyo. Oo. Malasigarilyo naman. Hindi ko kami naninigarilyo, Doc. Mabuti na kami naninigarilyo. Second hand smoke, senyor. Ayun, ang mabigat. Ayun, o. Hindi ba iwasan yun? Pag may ka-meeting ka na, naku, nag-smoke, hindi ba iwasan? Naninigarilyo. Oo. Oh. Okay, yun ang iwasan natin. Ngayon, Doc, paano po para masuri yan? Ano, paano dapat gawin ng isang pasyente? Actually, yung mga doktor, sinisilip lang yung ilong. Alam na yan. Pakikita na niya kung may nasal polyp. Para bang may laman sa loob. Ngayon, kung gusto ng pasyente, pwedeng ipa-x-ray. May tinatawag kami sinus x-ray. Makikita namin yung bungo niya na imbis hangin ang laman ng mga sinuses, ay plema. Okay. Yan. So, doon pa lang po, nakikita na eh. Okay. So, sa pagdinat... Pero masakit po ba ito pag kami mga polyps ka? Anong nararamdaman ng isang may polyps? Nahihirapan na siyang hina kasi para siyang may ubas or what? Opo, parehong-pareho doon sa kinwento ni Senyor. Kaya, nakaiba, pag may polyp ka, ang hinihinga mo, kalahating ilong lang. Nako, yun ang masakit doon. Kalahating ilong mong. Barado. Ilong mong. Barado. Okay. At saka, permanente ang pagkabara. Oho. Hanggat andun siya, kalahating ilong lang ang hinihingahan ng tao. Ayun. Hanggat andun siya. So, madali salita, Mayor. Pag kami nakita mo, nagbo-broadcast na, nandun doon na po, Mayor Mon. medyo ano na, medyo iba na ang doting ng ilong. Mayor, si Mayor. Mga kaibigan, si Mayor po. Ayan, medyo ganun na dati. Oo nga. Ay, Ray, baka mag-obay tayo na tayo. Okay, obay tayo na pala. Nawiwili ako kay Dr. Bien eh. Natutuwa kasi ako. So, sa madali salita, Paano nga po tayo? Doon sa mga nangungungo na sabi nga ni Senyor, sa 0918-8888-693. At available po ang MX3 sa inyong mga paboritong butika sa buong Pilipinas. Ayan, malinaw yan. Ayan. Ah, okay. Maraming salamat, Doc. At make sure, ha? Pag bumili sa MX3 original, siyempre. Senyor at Mayor, ha? Opo. Okay. Salamat. Okay. Salamat po. Mga kaibigan, si Dr. Edwin Bien, minsan pa sa bagay ng ating palatuntunan, ngayong araw na ito, nahatid pa rin sa inyo ng MX3. Okay, Mayor, paalam na tayo. Wala na tayong oras. Paalam na po tayo. So, hanggang bukas, maraming salamat kay Dr. Edwin Bien at sa ating mga nakausap sa PSA, yung ating esthetician, si Wilma. Thank you very much. And thank you, Ray. And I'll see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. At si Senyor Ray Pacheco, minsan pa nagsasabing, don't worry, be happy. Philippine Standard Time, ganap na ang alas 5.32 ng hapon ng Dabayanan Pulabang sa loob ng ilang sandali. Ang palatuntunang balita na serbisyo pa ng ating kasama sina Edwin Eusebio at David Oro. Teka, alas 4:30 na.